Maayong unto ka na itong tanan, diya na punta sa itong kusina, kay magluto na punta o paniunto. O ang atong lutoon karon ay ang lutong bisaya sabaw na manok. Papakita ko sa inyo ang aking mga ingredients. Ingredients sa ating mga pagalutuin ngayong araw na ito ay siyempre chicken. Maglalagay tayo ng daikon radish. Of course, maglagay tayo ng malunggay. Spray oil. Maglagay tayo ng ginger oil or luya. Maglagay din tayo ng kamatis or tomatoes. Maglagay din tayo ng gabi. Maglagay tayo ng onions. Maglagay tayo ng garlic at dahon ng onions. Maglagay tayo ng soy sauce. At pag hindi pa tama, maglagay tayo ng kunting asin. At dito, mayroon tayong pots. I-turn on natin at painitin natin siya. At maghintay tayo na siya ay mainit para maglagay tayo ng kunting oil. Ngayon, nainit na siya, maglagay na tayo ng spray oil. At hintayin natin siya na mainit para hindi didikit ang ating mga spices. O, ngayon, mukhang nainit na. Ilagay natin ang ating onions. O, yeah. Mainit na siya dahil may tunog. So, ang ating chicken ay hinugasan natin ng ating suka or vinegar para matanggal ang amoy. Tinanggal ko na rin ang taba dahil hindi pwede na isama ang taba sa ating pagluluto dahil paano na ang ating cholesterol. Ayaw naman natin na malagyan ng daming cholesterol ang ating katawan dahil ang ating katawan ay magpo-produce ng own cholesterol. So, ayan. Ang susunod naman nating ilagay ay ang ating tuyo or soy sauce. 1 spoon of soy sauce ang ilagay natin. Ayan. Halo-haloin natin hanggang siya ay ma-mix. Ayan. Amoy na siya ng luya. Mas maganda tanggal ang amoy. So, ang susunod nating gagawin ay ating tatakpan siya para luto ang ating chicken. Magbabalik tayo after 3 minutes. Ngayon, i-check na natin siya. O, yan. Ito na siya. At, ang susunod natin ilagay, ang ating kamatis or tomatoes. Yan. Para sasarap ang ating niluluto. At, takpan natin uli siya. At, babalik tayo mamaya. Babalik tayo after 3 minutes ulit. Okay. Tapan natin siya. Babalikan natin after 3 minutes. So, ayan, i-check natin ulit. Oh, mukhang gumaganda na ang kulay sa ating chicken. So, ang susunod naman nating ilagay ay ang ating gabi. Ayan. Ayan. Ini-mix natin ang lahat. Parang gumaganda o mag-mix ang sarap sa ating niluluto. So, mamaya after 3 minutes, ilalagay natin ang ating daikon radish. Ayan, i-check natin ulit. Sobrang sumasarap ng ating niluluto ngayon. Ngayon, oras na sa paglagay ng ating daikon radish. Ayan. Alam niyo ba kung bakit marami ang nilagay ko na daikon radish? Pinaka-healthy kasi ang daikon radish. So, ayan. Takpan natin siya ulit. At babalik tayo after 3 minutes. Ngayon, i-check natin ulit kung naluto na ba or kung insakto na ba lalagyan natin ng tubig ang ating niluluto. Oras na sa ating paglagay ng tubig sa ating chicken. Malaki kasi ang lagay ko. Ito nga baso. Nasa inyo na kung lalagyan ninyo ng maraming tubig. Ako kasi gusto ko ng maraming sabaw.
So, ayan, lalagyan ko ng marami. Ayan. Halo-haloin natin. Masarap kasi kainin kung maraming sabaw. So, ayan. Halo-haloin natin. At maghintay tayo na siya ay maluto. Yan, dalawang malaking baso ang nilagay ko na tubig. So, ayan. Takpan natin siya at magbabalik tayo after 3 minutes. Okay? See you later. So, ngayon, iti-check na natin ang ating niluluto manok na sabaw. Oh, ayan. Masarap na tingnan at mukhang luto na. Ngayon, ang isunod na po natong ilagay ay ang ating malunggay. Ayan. Malunggay is the best. Or kamunggay in Bisaya. Matang nagmalunggay-malunggay. Maka diling ko Tagalog. Kamunggay is the best. O sa ating sabaw na manok. Ayan. There you go. Halo-haloin mo lang, Inday. Manang para mahalo ang lahat. Masarap to. Sure ko masarap to dahil mayroong kamunggay. Ang asawa ko, ayaw niya na kumain ng kamunggay, pero sagi lang, kunin ko lang ang kamunggay pag kakain na para walang kamunggay ang sa kanya. So, ayan. Next one, na ilagay natin ay ang ating spring onions or dahong sibuyas. Ayan. Of course, halo-haloin natin ng mabuti. Para naman, so sasarap ang ating ito. At magkuha tayo ng kutsara para titikman natin ang ating niluto. Ayan. Ito na. Kuha tayo ng sabaw, konting sabaw. Of course, mayroon tayong kutsara. Para hindi tayo mabash. Sarap. Sakto na ang timpla at ito na siya. Luto na. I-turn off natin ang ating stove. Ayan. So, ayan na ang ating sabaw na manok. Natapos na siya. I-turn off na nako ang aking stove. Diyan. At ngayon, magbababay na ako sa inyo. But before tayo magbababay, hindi natin palalampasin ang ating pagtitilaw or pagtest sa ating niluto. Okay mga palangga, oras na sa ating pagtitikim sa ating lutong Bisaya sabaw na manok. Kalami agyod ang ating ako ang sabaw na manok. Siga mata pa more. Salamat sa inyong panonood. Bye. I love you all. And God bless us all. Kita-kita tayo sa susunod nating mga video. Bye!